mga kahonets! So, welcome again dito sa channel ko. And today's video ay ituturo ko po kung paano po mag-tune ng gitara in standard tuning without using any tuner. So, para po to sa mga beginners na gustong matuto kung paano magtuno ng gitara in standard tuning na hindi po gumagamit ng kahit anong tuner. Kaya kung bago ka pa dito sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, share, subscribe, and click mo na din yung notification bell para ma-update ka sa mga upcoming videos ko. So, una sa lahat mga kahonets, ano nga ba ang standard tuning? Standard tuning defines the string pitches as E, A, D, G, B, and E, from the lowest pitch E to the highest pitch E. So ito po yung mga kahonets. Meron po tayong anim na strings. So yung sixth string natin, ito po yung E, bass ng E. Ito yung bass ng E. Sixth string. And then sa fifth string natin, ito yung bass ng A. Ito naman sa fourth string natin, ito yung bass ng D. And then sa third string natin, ito yung G. Sa second string, ito yung B. And then yung first string natin, ito yung highest pitch na E. So itong sixth string, ito yung lowest pitch ng E. And then sa first string, ito yung highest. So ito yung tinitingnan nila yung mga gitarang may tuner. Kasi nakikita nila doon sa digital ng tuner nila yung letra. For example, pag pluck nila dito sa 6th string, so lalabas dito yung mga letter. So kailangan mo lang gawin is hanapin yung E. Pag tumungtong na sa E, so tama na yung pagkakatsyon niya. And then the rest. E, A, D, G, B, at saka balik sa E. Pero dahil hindi lahat ng gitara mga kahonets eh merong tuner, kaya ayun, tuturuan ko po kayo kung paano magtuno ng gitara without using any tuner. So ano nga ba ang advantage kapag nasanay ka na na magtuno ng gitara without using any tuner? Kasi mga kahonets, isa rin ito sa mga exercises para gumaling yung pandinig mo sa pagsipra ng isang kanta. So again, trivia. Ano nga ba ang sipra? To figure out the notes or chords of a song by ear. So, ito yung ginagamit namin noon kasi wala pang internet nung nagpa-practice ako mag-gitara. Kaya nagsisipra lang po kami. Self-practice. So, ginagawa namin is pinapakinggan namin yung kanta sa mga DVD. Ayun, piniplay namin yung mga CD. Pinapakinggan namin yung mga kanta. Tapos, sinisipra namin yung chords ng kanta. Kaya kung marunong ka na mag-gitara, pero hindi mo pa alam kung paano magtuno ng gitara without using tuner, dapat mong pag-aralan to para mas gumaling ka pa. Kaya mga kaunats, tuturuan ko kayo ng paraan kung paano mag-tune ng gitara without using any tuner. First, ang kailangan mo lang dito is dapat meron kang headset or earphone at saka cellphone. Tapos, meron kang kahit isang kanta lang na kabisado mo yung chord in standard tune. Kabisado mo yung root chord. Kahit isang chord lang, yung pinakaunang chord lang ng kanta. Kasi yun yung papakinggan natin mga kahonets para makuha natin yung standard na tuning ng gitara. So, for example mga kahonets, sa magbalik na kanta by Calla Lily. So, di ba ito yung pinaka-paborito ng lahat. Lalo na sa mga beginners. Ito yung pinaka-paborito nilang kanta, yet pinaka-magandang kanta. Ayan, so, yun yung gagawin nating sample. So, ang gagawin nyo lang mga kahonets, papakinggan nyo yung kanta. Diba yung magbalik is, yung root chord niya is E. Diba E? So, ang gagawin natin, papakinggan natin yung bass niya, gamit yung earphone nyo sa cellphone. So, ang gagawin nyo mga kahonets is papakinggan nyo yung bass ng E. For example, nagtunog na yung magbalik.
bass, ha. So ito yung bass. Balik sa E. Ha. A pa. Okay, ito. Oh, so ito yung papakinggan mo. Ifa-familiarize mo yung tono. Pakinggan mo nang ulit-ulit hanggang sa matatak sa utak mo. Ito yung bass. So yan yung papakinggan mo. So dapat isang earphone lang yung gagamitin mo. Tapos yung isa bakante para marinig mo yung gitara mo at the same time marinig mo din yung bass ng kanta. So papakinggan mo yun mga kaunats. Tapos sasabayan mo. For example, sige. I-outtune ko muna to, ha. Ayan, makababa na. So for example, pinapakinggan ko yung bass ng Kalyalili. So yung first chord, bass. So ayan. O, di ba nakuha ko agad? Kasi nakatatak na sa utak ko yung tuno. So ayun mga kaunats, so nakuha na natin yung bass ng 6th string dito sa E. Kasi yun nga yung chord ng magbalik. Pwede din naman sa ibang kanta, for example sa gym, yung mga favorite song nyo is nag-i-start sa G na chord. So yun din yung papakinggan nyo, yung bass ng G sa kanta. Familiarize nyo, tapos sabayan nyo sa gitara. Pag okay na, nakuha nyo na yung tuno, ayun, so okay na itong 6th string natin. So, nasa standard na tune na ito. Ang gagawin natin, next, is yung sa 5th string. 5th string. So, para makuha natin yung standard na tune sa 5th string, ito yung gagawin natin mga kaunats. So, ilalapit ko lang yung camera dito sa gitara ko para makita nyo, ha. So, ito yung gagawin nyo mga kaunats. So, di ba, nakuha na natin yung standard na tune sa 6th string. So, off mo na yung cellphone mo. Hindi na natin gagamitin yun. Ginamit lang natin yun para meron tayong sample, meron tayong basihan para sa standard tuning. So, yun nga, nakuha na natin yung standard na tune ng sa isang string natin dito, which is yung 6th string. So, yung problema natin dito mga kaunats is yung natitirang limang string, which is 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th. So, ang gagawin natin mga kaunats, ipitin natin yung 6th string sa 5th fret. So, 5th fret tayo ha. 1, 2, 3, 4, 5. So, 6th string ipitin natin. Ganun. So, pluck natin ng dalawang beses. Tandaan mo yung tono. Tandaan mo yung tono mga kaunats. Ayan. Tandaan mo, familiarize mo yung tono sa utak mo. Dapat ito din yung tunog ng 5th string. So, dalawang beses. Tapos, 5th string, dalawang beses din. Pakinggan mo kung magkatunog na nga ba. For example, i-outtune ko muna itong 5th string para... ayan, nasa mababang tune na yung 5th string ko. So, ang gagawin natin is, ipa-pluck natin ng dalawang beses itong 6th string sa 5th fret. So, gagayahin natin ito. Yung 5th string naman is open lang, open. Dapat magiging magkatunog tong dalawa. So, mababa, di ba? Mababa pa yung 5th string. Ito naman is mataas yung tono. So, ang gagawin natin, tataasan natin itong 5th string. Hanggang sa makuha na yung tunog ng 6th string sa 5th fret. Dapat magkapareho sila. So, try natin ulit. So, mataas pa rin. Mababa pa rin. So, kulang pa. So, ulitin natin. So, magkapareho na ba? O, di ba mababa pa rin. So, taasan pa natin ng konti. So, ayan. Try natin ulit. Magandang exercises to mga kaunats para
gumaling yung pandinig nyo pagdating sa pagsepra ng mga chords ng kanta. Ayan. So, pareho na. So, ibig sabihin, itong dalawa, okay na. Yung fifth at saka sixth string natin, okay na. Nasa standard tune na. Yung problema naman is itong fourth, third, second, and first. So, ang gagawin natin mga konats, ganun pa din. Dito na naman tayo magbabase sa fifth string. So, ipitin natin yung fifth string, panglimang fret, fifth fret. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dito pa rin. So, tandaan nyo yung pattern na nasa 5th fret lang tayo. So, ganun pa din yung gagawin natin. Pa-pluck natin yung dalawang beses para matandaan natin yung tono. Tapos, pa-pluck din natin yung tutunuhin natin, which is yung 4th string. Dalawang beses again. O, diba magkapareho sila? Kasi nga, naka-tune na to eh. So, ang gagawin ko is, i-out-tune ko muna. So, mababa na yung tono ng 4th string ko. So, ito yung 5th string. Ito yung 4th string. Di ba mababa yung tono? So, ang gagawin natin mga konats is, tataasan natin yung tono ng 4th string. Kasi gagayahin natin ang tono na nitong 5th string. Itong tono na to gagayahin natin. Open pa rin yung 4th string. So, try natin. Oh, wala pa rin sa tono. Kulang pa. Dapat lang dito mga konats is ititrain nyo yung pandinig nyo para mag-familiarize sa tono. Magandang exercises talaga ito mga konats para matrain yung pandinig nyo. Mababa pa din, so kulang pa. So kulang pa. Malapit na. Kunti na lang. Kunti na lang talaga. So, try natin ulit mga konats. O, diba? Okay na. Magkasing tunog na sila. So, ibig sabihin, itong 4th, 5th, and 6th string natin, okay na yung tono. So, yung problema na lang dito is 3rd, 2nd, and 1st. So, para matuno natin mga konats itong 3rd string, so kasi nga natuno na itong 4th, 5th, and 6th string, so yun pa din yung pattern natin. Ipitin natin itong 4th string sa 5th fret, tapos open ang 3rd string. So, ganun pa rin, gagayahin pa din natin yung tono nitong 4th string. So, magkasing tuno na sila kasi nga, naka-tune na kanina itong gitara ko. So, out-tune na naman natin ulit yung third string. Ayan, sobrang baba na ng tuno ng third string natin. So, ang gagawin natin, ipitin ulit natin itong fourth string sa fifth fret. Pluck ng dalawang beses or kahit ilang beses para ma-familiarize nyo yung tono. So, ayan. Pakinggan nyo nang mabuti yung tono kasi nga i-familiarize nyo yun para makuha natin dun sa tono sa third string. So, yung third string natin, ito yung tono. O, sobrang baba, di ba? Ang fourth string natin is mataas. Mababa yung 3rd string. So, ang gagawin natin, taasan natin yung tono ng 3rd string. Oh, try natin ulit. 4th string. Medyo mababa pa. So, taasan pa natin ng konti.
Try natin ulit. O, kulang pa. So, ayan, magkapareha na yung tunog nila. So, ibig sabihin nun mga Honnets, is okay na yung 3rd, 4th, 5th, and 6th string natin. Yung problema naman dito is yung first na lang at saka yung second string. Tune na naman natin mga Honnets is itong second string. Kasi nga, okay na yung 3rd, 4th, 5th, at saka yung 6th string natin. So, kung naalala nyo mga Honnets yung pattern natin sa pag-tune, puro tayo sa 5th fret, di ba? Kanina, 5th fret yung gamit natin lahat. So, 6th, 5th string, 4th string. Para mag-tune sa 2nd string mga Honnets, babaan natin ng isang fret itong 3rd string natin. So, hindi na tayo iipit sa 5th string. Dito na naman tayo sa 4th fret, 3rd string. Bumaba lang ako ng isang fret ha. Kaya tune ko muna yung 2nd string ko. So, ang gagawin natin, ipitin lang natin yung 4th fret, 3rd string. Tandaan yung mga kaunas sa pagdating dito sa 3rd string, is bababa tayo ng isang fret. Sa 4th fret na tayo iipit para tunuhin itong 2nd string natin. Ito, ipitin natin itong 3rd string sa 4th fret. Dalawang pluck para ma-familiarize yung tono. Tapos dalawang pluck din sa 2nd string. Oh, sobrang baba. So, tataasan natin. So, familiarize natin muna yung tono. Tapos. So, try natin. Oh, kulang pa ng punti. Punti na lang. Oh, ayan. Okay na. So, ibig sabihin, itong 2nd, 3rd, 4th, 5th string natin, okay na. Yung isa na lang yung problema, yung 1st string. So, i-outtune ko muna yung 1st string. So, balik tayo sa 1st string. So, ipitin natin itong 5th fret, 2nd string. Pluck natin ng dalawang beses or pick natin ng dalawang beses para ma-familiarize yung tono. Tapos, itong 1st string. Oh, di ba? Sobrang baba ng tune ng 1st string. Kaya, ang gagawin natin, tataasan natin. So, try natin ulit mga Honnets. Oh, kulang ng konti. So, ayan. Magkapareho na. So, ibig sabihin mga Honnets, itong lahat ng string natin is nakatune na. So, try natin tugtugin yung magbalik. Yung chords ng magbalik. So, ganun lang kasimple mag-tune ng gitara mga Honnets without using any tuner. So, take note lang tayo mga Honnets na kapag bago yung string natin, normal lang talaga yun na bumababa yung tono niya. Kahit na kakatune mo lang tapos nag-out-tune ulit. Normal lang talaga yun kasi yung string natin pag bago pa, nag-i-stretch pa yun. So, ang gagawin lang natin dun is ulit-ulitin lang natin sa pag-tune. And pwede din mga Honnets na unahin yung tune yung 5th string. Pwede din yung unahin yung tune ka. For example, yung mga alam yung kanta is nag-start sa mostly sa 5th string na bass. Tulad ng Far Away. Kasi ito yung ginagamit ko na pang-tune ko.
So, sa B siya nag-start, ng bass niya. So, pwede niyo unahin to. So, pag natuno niyo na yung fifth string, gagawin niyo, tunuhin niyo din yung sixth string gamit yung pattern na binigay ko. So, ganun pa rin. Ipitin niyo yung sixth string sa fifth fret, tapos patunugin itong fifth string. Dapat magkatunog ito sa sixth string. Tapos, pag natuno na itong dalawang string na to, proceed kayo sa ibaba na string. Fourth, third, second, and first. So, hanggang dun lang tayo mga kaunat. Sana naunawaan nyo. And sana nakatulong to sa mga beginners na gustong matutong magtuno ng gitara. Kaya huwag mong kalimutang mag-like, share, subscribe, and click mo yung notification bell para ma-update ka sa mga upcoming videos ko.